na galing kay Moses. Gaano kaya karami sa mga hirap na hirap tayong sundin ang hindi naman pala dapat talaga paghirapan? Ipinaglalaban natin, nagpapakamatay tayo sa pagsunod, pumapatay tayo, tapos yun naman pala, sasabihin lang ni Jesus, kung pwede lang tayong kausapin ngayon, eh hindi naman si Moses ang may sabi niyan eh. So kung nakakalito, dahil hindi na naman natin kayang suriin lahat kung alin ang galing kay Moses, alin talaga galing kay Elijah, alin talaga galing sa Diyos, o alin lang yung sabi ng mga priest na sabi ng Diyos para masunod agad, pero sila lang pala ang may gusto noon dahil pwedeng-pwedeng mangyari yon. Kung nakakalito, anong dapat natin gawin? Sabi ni Lord, madali, don't judge by appearances. Judge for what is right. Ang paandarin nyo ngayon ay tanungin nyo ang inyong sarili, mabuti ba o masama? Makakabuti ba sa akin o makakasama? Ano ang idudulot sa tao kung i-apply natin itong kautosan na ito na hindi naman tayo sure na sure pala kung si Moses nga bang may sabi? So, ang magiging mo ngayong pamantayan ay nakabubuti ba? Mabuti ba? Ito ba ang gawang mabuti para ito i-implement sa paghuhusga natin sa kapwa, sa pagdidisiplina, sa pagpapa-implement ng kung ano-anong mga kautosan, ang sa tanong mo, nakabubuti ba sa ating lahat ito? Nakabubuti ba, lalong-lalo dito sa tao that we are concerned with? O nagiging technical na lang tayo na masunod lang natin yung sabi ng verse kahit na tayo maging malupit, kahit na tayo hindi maging mabait, kahit na makasama sa buhay ng tao ngayon. Tulad ng, kung susundin yung utos about the Sabbath, makabubuti pa talaga doon sa may sakit na ipagpaliban pa ang paggaling niya. Kung hindi pa siya pinagaling ng Panginoong Jesus noong araw na yun, eh bukas ba talaga magkikita pa sila para magawa yun? O mapapabayaan na siya buong buhay at hindi na siya magkaroon ng pagkakataon? Mabuti ba na harangin ang gawang mabuti sa oras na ito para lang sundin ang isang technicality? O gawin na ngayon dahil merong makikinabang? Sabi ni Lord, huwag kayong palibang. Pag nalilito kayo, tingnan ninyo kung makatwiran. Huwag nyo lang tingnan yung appearances, yung form. Can you imagine that circumcision was from the Israelite ancestors? That it was from tradition only? Isang idol na binasag ni Jesus. At syempre, may isa pa siyang idol na binasag. The idol of the Sabbath. Dahil talaga namang ipaglalaban ng mga Hudyo ang Sabbath. At magpahanggang ngayon, maraming conservative Jews, pag kami kapwa sila Diyon na nagtatrabaho pag Sabbath, minabato nila hanggang ngayon. Subukan mong umarkilan ng sasakyan o mag-taxi, lalo sa mga conservative districts ng Jerusalem, during the Sabbath, babatuhin nila yung taxi kasi nagagalit sila sa driver na bakit pumapasada ay Sabbath. Kaya paano ngayon kung papasada yung ambulansya? Halimbawa, technical ka, dapat sundin ang Sabbath. Eh meron ngayon nagkakaroon ng seizure, nagkaka-heart attack, kailangan dali sa ospital, kailangan magtrabaho yung driver ng ambulansya, papayag ka or not. Kung religious leader ka, baka hindi. Eh pero kung nanay mo yung nangingisay, payag ka to break the Sabbath? Yun ang point ni Jesus. Ang gawin yung patakaran, pamantayan ng paghusga sa tamang gawin o hindi eh, makabubuti ba? Hindi yung dahil lang sabi ng ganitong letra, sabi ng ganitong verse, sabi ng ganung paragraph, kahit na ang maging bunga sa'yo ay magdusa ka, maghirap ka, masaktan ka, sundin natin ito, yun ang binasag ng Panginoong Jesus. Yet the Jews broke the Sabbath just to circumcise boys on the eighth day. Kaya pinapakita ng Panginoong Jesus, kumunwari pa kayong hilig-hilig sa Sabbath, pero ang circumcise din naman kayo eh, kasi may iba naman kayong panghahawakan na tradisyon. Tradisyon na ni hindi naman ang galing kay Moses. Kaya sabi niya, bakit ngayon kayo magagalit sa akin at gugustuhin niyo akong patayin? Dahil lang meron akong pinagaling ng Sabbath. Dahil alam niyo ba, ng Old Testament, pinapatay talaga yung nagtatrabaho sa Sabbath. Meron nga isang batang lalaki na nangangahoy, nahuli nilang nangangahoy, araw ng Sabbath, pinatay yun. Eh kung kapatid niyo yun, kung kayo yung magluluto, kailangan nyo ng panggatong, ipapapatay nyo ba yun? Sabi, be kind.
The Lord was saying, it's time for us to relax, to be kinder and nicer to each other, and use tradition, use even scripture to be kind to each other, not to be unkind. What is more important, religious ordinance or people's well-being? According to Jesus, not only in this event, but in all other events, it was people's well-being, healing, comfort, and rest that was important to Him. Kaya sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy. My burden is light. Sabi niya, you will find rest for your souls. Ang inuuna ng Panginoong Yesus ay yung kapahingahan ng mga pagod. Luwag ng dibdib ng nasisikipan ng paghinga. Yung pagkakaroon ng kapayapaan imbes kaguluhan sa buhay ng mga tao. Pagpapagaling ng may sakit imbes pagsunod sa technicality of religious law. Ang inuuna ng Panginoon is kindness and love. Kaya nga sinabi niya, a new commandment I give you. Bakit may new? Kasi ang daming old. Sabi niya, love one another. If you love one another, people will know that you are my disciples. Kasi yung mga Israelites, sabi nila, malalaman nila na tayo ay anak ng Diyos pag hindi tayo nagtatrabaho pag Sabbath, pag sinisircumcise natin ang mga male children, pag hindi natin kinakain ng ganito, pag ganito ang haba ng ating buhok, malalaman nila anak tayo ng Diyos. Pag ganito at pag ganon, sabi ni Jesus, malalaman na kayo ay aking mga disipulo at tagasunod kung kayo maibigin. So, ibig sabihin, hindi na ako interesado na makilala kayong Christian sa haba ng buhok nyo o ikse. Hindi sa haba ng damit nyo o kaiksian nito. Hindi sa kung anong kinakain nyo at hindi kinakain. Malalaman kayo ay aking mga tagasunod kung kayo ay maibigin. Yan ang distinctive ng mananampalataya sa Panginoong Jesus. By just one single command, the Lord superseded all the Old Testament commands. Sabi niya, a new commandment I give you. Kaya may nagsabi pa nga, ano po ba pinakamahalagang command? Siyempre, by that, people were referring to the 10 commandments. In the 613 other commandments, the mitzvots. At sabi ni Lord, dalawa lang ang mahalagang commands. Una, love God. Pangalawa, love others like you love yourself. So kung tutusin, isa lang, parehong love. And by that statement, Jesus subsumed all Old Testament commands to His new command, the command to love. So pag meron na yung verse, halimbawa, lalo galing sa Old Testament, at gusto mong i-apply sa kapwa mo, sa iyo, sa sarili mo, tapos nakita mong hindi naman loving pag in-apply, i-apply mo pa o hindi? Sabi ni Lord, ang iniiwan ko na sa inyo is the command to love. At ito ay nasubukan nung merong babaeng nahuling nangangalo niya sa akto ng adultery. Kinalatgad ang babaeng ito at sinubsob sa harapan ni Jesus. At sinabi, ang babaeng ito ay huling-huli sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng batas ni Moses, eto na naman yung batas ni Moses, no? Eto na naman yung Old Testament commands. Ang ganyang uri ng mga babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Ipinabato ba ng Panginoon? Alam nating hindi. So nakita natin doon, ang inuna ng Panginoon ay mahalin ang babaeng ito. Lingapin siya. Ipagtanggol siya mula sa karahasan ng napakaraming makasalanan din naman, hindi lang nahuhuli. Mahilig tuloy silang i-assign ang kasalanan nila sa iba para hindi sila mapag-initan. Hindi ipinabato. So kitang-kita natin, ang iniangat ng Panginoon ay yung utos niya na maging maibigin, mapagpatawad, mapagkalinga. Kaya lang nga, malinaw na sana na yung mga old commandments ay napangibabawan ng commandment to love, pero hindi lang naman doon natapos. Dahil matapos ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagsimula yung church na ma-develop, at ngayon ay 2,000 years na ang development ng church, marami na namang commandments ang naimbento ng mga ancestors natin na tumakip muli sa commandment ni Jesus to love.
Kaya hanggang ngayon, ang mga Bible-based churches, maraming mga katuruan, maraming mga utos, maraming mga methods na hindi rin loving uli. So itatanong mo, kung sinabi ni Jesus that the greatest command is to love, yun ba ay ia-apply lang doon sa past before Him o also din sa future after His earthly ministry? In other words, it would be the highest command of all time, whether going back to Old Testament times or going through New Testament times up to modern times. Of course, that should be the attitude. Jesus died to love. And Jesus died to bring people into a loving knowledge of God and to reveal that God is love. Kasi ang pagkakakilala ng mga tao sa Old Testament ay napakalupit ng Diyos, laging masungit, laging galit, pinapatay lahat ng tao, pinapagalitan lahat ng tao, at napakaraming mga malulupit na priest and religious policies na nagtatago sa likod ng Diyos. Dapat balikan yung utos ni Jesus na yon, to be loving and to be kind above religious ordinance. Not everything that the Jewish people said and believed was true. That's what Jesus emphasized. Hindi lahat. Not even institutionalized traditions. Not even what was written by their scribes in their scriptures. Tapos ngayon, may bagong idol tayo. What all the scribes wrote. Na kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod at hindi na praktikal, pag-iitan pa rin. Dahil sabi ng mga scribes, sabi ng verse. Jesus was emphasizing that we should not needlessly place religious tradition and formula above what is practical, loving, and kind. Unahin ang pag-ibig, ang ginhawa, at ikabubuti ng kapwa-tao. John 7:32 and so on. When the Pharisees heard the crowd arguing about Jesus, they got together with the chief priest and sent some temple police to arrest him. But Jesus told them, I will be with you a little while longer, and then I will return to the one who sent me. You will look for me, but you won't find me. You cannot go where I am going. Nung mabalitaan ng mga temple officials na nagkakaroon ng alingas-ngas tungkol sa mga katuruan ni Jesus, pinapa-aresto siya. It's dangerous when religious people have also police power, because they're going to use police power to impose their beliefs on everybody. At nagkakaroon ng religious fascism, no? Yung rule of the powerful. Verse 35, the Jewish leaders ask each other, where can he go to keep us from finding him? Is he going to some foreign country where our people live? Is he going to teach the Greeks? What did he mean by saying that we will look for him but won't find him? Why can't we go where he is going? Of course, the Lord was talking about a spiritual road that he would take that unbelievers cannot take. It is the road to the kingdom of God. The road that could be taken only through a change of heart, a change of consciousness, a road that the religious leaders of his time could not take because they would not change their minds. Kung bibigyan natin ng isang simplified illustration, yung sinasabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Without me, no one can go to the Father. Isipin nyo na merong landas sa inyong harapan na pwede nyong daanan. Pero, nakaharang sa landas na yon ay rehas. Na hindi kasya ang tao, pero kasya ang pusa na dumaan. Hindi kayo makakadaan sa daan na yon habang pinananatili nyo yung size nyo na size ng tao. Kailangan maging size kayo ng pusa para kayo makaraan at madaanan yung road na yon going to the Father in heaven. In other words, there has got to be a change that should happen. Not in the size of our body, but in the size of our brains. There has got to be a change that should happen in the way we think, in our attitudes, in our value system, so we can take the road that is Jesus.
kailangan magkaroon ng pagbabagong loob, paghuhunos-dili, pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Hinding-hindi mauunawa ang matatayong na espiritual na katuruan ni Jesus kung ipagpipilita natin ng dati nating paraan ng pag-iisip. Kailangan natin siyang unawain according to His ways. Romans 12:2, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Hindi lang binabago ang anyo, ang suot, ang itsura. Hindi lang binabago ang habits, kinakain. Ang binabago para natin makita si Jesus at masundan paraan ng pag-iisip. Kaya dapat ang tao handa na mabago siya. Ibig sabihin, lumipat siya sa pagtungtong niya sa letter A, lilipat siya sa B para maiba siya. Dahil pag tumungtong siya sa B, maiba na yung pananaw niya. Hindi dapat ipagpilitan ang dati nang nakasanayang pag-iisip. Kahit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ang hirap naman yung may kamag-anak o kaibigan na ayaw man lang magbago ng pag-iisip, ayaw tumanggap ng suggestion, ayaw makinig ng payo, ayaw ibahin yung utak niya. Yan ang mga mahihirap makasama. So to know God, you've got to take the Jesus way. And to take the Jesus way, you must be able to pass through that sieve, that screen. Kailangan makaraan ka doon. 1 Corinthians 2:14, that's why only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Anyone who doesn't have God's Spirit thinks these blessings are foolish. Pag hindi mo naiintindihan yung argumento ni Jesus, yung mga binabago niya, you don't have the blessing of the Spirit of God. Kaya kailangan nyo nang hingin na readily binibigay ng Panginoon sa sino mang handang baguhin ang kanyang pananaw at pag-iisip. If people could not readily grasp the ideology, the philosophy, the principle, if they could not readily grasp the spirit of Jesus' way, called also the way, there's an easier track. Kasi kumisan hindi naman lagi talaga madaling maintindihan yung thought, yung ideya. At kung may mga tao na hindi nila agad maintindihan yung ideya, yung mga ganitong klaseng usapan, merong isang paraan para makasunod pa rin kay Jesus na hindi mo sobrang naiintindihan yung ideya. They should follow Jesus' method, style. They should just follow Jesus' loving ways. So sumusunod ka kay Jesus dahil nauunawa mo yung matayog na teorya, bakit ka susunod? At kung hindi man, sumunod ka na lang, maging loving ka, maging kind ka, mapapalagay ka rin sa daanan na yon at hilingin mo at asahan na after a while ay maunawaan mo rin kung ano yung ginagawa mo. Pero ang gawin mo na, yung itinuturo ni Jesus. Kahit hindi mo pa sobrang naiintindihan. Kesa nire-resist mo pa, dali pinagpipilitan mo yung dati mong naiintindihan, unloving, legalistic, stubborn ways, you will never enter the kingdom of heaven. At pag sinabi natin, you will never enter the kingdom of heaven, hindi natin laging ibig sabihin na hindi ka maliligtas, kundi hindi ka makararating sa punto ng buhay mo na nagkakaroon ka ng spiritual joy, ng peace. Hindi ka makakarating sa punto ng buhay mo na pinaghahariang kang lubos ng Diyos. Maaaring ligtas ka sa eternity, pero dito sa lupa, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo. Hindi ka pa rin maibigin, punong-puno ka pa rin ng hatred and bitterness. That means you will enter the kingdom of God when you die, but here on earth you have not entered it yet. It has not gotten into you. Kasi kailangan ang kingdom of God here and there. Kaya ang itinuro ng Panginoong Jesus na prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Na hindi lang dapat sa langit ang kaharian ng Diyos, kundi puso ng mananampalataya ay kaharian ng Diyos at nangyayari, natutupad sa puso at buhay ng mananampalataya kung ano man ang natutupad sa langit. Therefore, you enter the kingdom of God. Therefore, the kingdom of heaven is in you. Therefore, the kingdom has come. At pag namatay ka, may isa pa uling kingdom na pinag-uusapan, to be with God in eternity.
There are many Christians who are no doubt going to be with God in eternity, but here on earth, hindi pa. Kasi ipinagigitan ng katigasan ng ulo, yung legalism. Lagi ang dami-daming galit, hatred, hindi kind. Paano mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos kung hindi ka kind? Kayo ba? Gusto niyo pang makisama sa bahay ng isang sungit na tao? If you have a choice, ayaw niyo, di ba? Marami mga kabataan na nag-aasawa agad dahil nasusungitan sa nanay nila, tumatakas. Yung pala, mas masungit ang magiging biyenan. Ayaw mong tumira sa isang bahay na may sungit, may galit, mayroong aalitan, di ba? Bakit naman titira sa iyo ang Espiritu Santo kung masungit ka? Kung lagi kang galit, lagi kang bitter, lagi gusto mo parusahan ng kapwa, pagalitan, lagi i-impose sa kanila yung mga religious law kahit maganda, hirap-hirap sila, mapahiya, masaktan, basta legalista ka lang. You will never enter the kingdom of God that way. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. In other words, take the Jesus way, mga kapatid. How do you take the Jesus way? Dalawa. Yung naiintindihan mo sa isip mo at ginagawa mo sa isip mo, or hindi mo sobrang naiintindihan pero sumunod na lang yung katawan mo. Naging mabait ka na lang, naging mapagpatawad ka na lang, papagbigay sa kapwa. Yun din ang Jesus way. Eh ang sarap kung pareho na ginagawa mo. Sinusunod mo ng katawan mo, pagkatapos ay iintindihan ng utak mo kung ba't mo ginagawa yun. Pero hindi naman lahat nakakaintindi, so sumunod na lang. Practice kindness over religious ordinance. Kahit ano pang religious ordinance, pag ipinatupad mo at naging malupit ka sa kapwa sa pagpapatupad noon, hindi na yun ang Jesus way. Kaya pag nalilito ka, ano bang gagawin ko? Maging mabait ka na lang. Maging mabuti ka na lang, mapagpatawad, hindi ka papagalitan ng Diyos sa pagiging mabuti. Kung magkakamali ka, kapatid, magkamali ka na lang on the side of being kind rather than unkind. So, eh, paano kung sumabrang bait naman ako? Baka maabuso ako o baka naman yung mga kapwa? Eh, pananagutan na nila yung kung nang abuso sila. Pero ikaw, naging mabuti ka at mabait. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if they don't work or are not effective. Kita nyo kung paano ang pagkakandarapan ng mga Israelite sa pagsunod sa circumcision law, tapos sasabihin sa kanila ni Lord, hindi naman si Moses ang may bigay sa inyo niyan, mga ninuno nyo lang gumawa niyan eh. Gaano karami ang pinaghihirapan nating sundin na kung pwede lang sabihin Jesus sa iyo ngayon, eh ba't ka naghihirap? Hindi naman Diyos ang may sabi niyan. Eh, paano ko ba malalaman kung anong sabi ng Diyos sa daming nakakalitong reading at interpretation? Paano ko malalaman kung anong tama kong gawin sa dami ng mga iba-ibang ideya kung anong tamang gawin? Sabi ni Lord, yung loving, yung kind, yung good, di ka pwede magkamali doon. Love even covers a multitude of sins. Huwag mong gayahin ang mga reliyosong tao na pagod sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan at walang point. Hebrews 10:11, the priests do their work each day and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Nakita ninyo? Napakaraming ginagawa ng mga religious leaders na nakakapagod pero wala namang magbuting bunga. Hindi nakakapag-alis ng kasalanan, nakakapagdagdag pa nga. So just be kind, be good. It is the best expression of religion. Do not blindly follow religious tradition which could have been created only by people, especially if following them could make you unkind. Maraming ganun eh. Nagiging unkind dahil religious. Parang magkakontra yung dalawang ideya na yun. Because true spirituality, high religiosity, is supposed to make us kind. To the point of being like Jesus, who did not cause this woman caught in adultery to be stoned to death. At kung ganun kalalana ang kasalanan, at si Jesus pa ang pwedeng maghusga na meron siyang karapatan, hindi niya hinusgahan, hindi niya ipinabato, sino tayo para mambato ng kapwa?
sino tayo para pahirapan ang kapwa dahil lang sabi ni Moses. It's time for the church to mature, to go beyond the letter of the law, to move up to the spirit of the law. Panahon na para ang pananalig natin at ang ating mga ninunong napakatagal na na pinananaligan ay mag-graduate from childishness at maging mature and loving and caring. Hindi lang laging abalang-abala sa pagpapa-impress, sa nakikita ng mata, sa panglabas na nakikita, kundi kabutihan sa kaloob-looban ng ating puso. Panahon na para maging kind, gentle and nice ang mga relihiyoso. And you know that that is not the image of religious people. Sa kanila, masaktan ka na, sasaktan kita dahil sabi ng religious ordinance. But Jesus shows us a loving way. And Jesus is the way, the truth, and the life. Unless we do it Jesus' way, we can never enter the presence of the Father. It is important to take the Jesus way. Ama namin, patuloy niyo pong palaguin ang pagkaunawa namin kung ano ang Jesus way. Hindi namin laging alam kung ano yon, pero may alam kami kung ano yon, what it is not. That it is not unloving, it is not cruel, it is not unkind. So teach us, Lord, to learn the love of Jesus and to take that road of love that leads to your heart and to take that road of life and love where your blessings abound. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung anong application ito sa ating buhay. That we should place kindness and goodness above religious ordinance because it is the highest religion. Dear God, in silence, continue to speak to us and make this message personal so we can make personal applications. Let's be with the Lord in some silence, in prayer, in fellowship with the Spirit.